Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works Alert. So, on the click, FI125. So, ang gagawin natin ngayon mga master, panda rin natin. So, ituturo ko ngayon sa inyo paano mag-adjust ng idle ng ating Honda Click 125 kahit wala tayong metro o gauge o scanner na mag-i-scan. So ituturo ko sa inyo paano mag-adjust ng idle ng ating Honda Click 125. So press natin, start natin mga master, kung umikot yung gulong sa likod, kung malakas o mahina. Okay? 3, 2, 1. 5 seconds. Okay, 5 seconds yung idle niya bago nawala. So tingnan natin. High rev muna pag nagpa-under ka. Pag nag-on ka ng susi, pag nag-start, high rev muna siya. Mataas muna ang revolusyon. Pagkatapos, pag revolusyon na mataas, mga 5 seconds o 3 seconds depende sa init, mamamatay siya. Hihina siya, hindi mamamatay. Hihina siya back to idle na normal. Okay? So yan na. Kung naririnig nyo yan, tsaka nakikita nyo umiikot yung ating gulong, tama? So pwede natin pigilin yan. So dapat napipigil talaga yan, hindi yan yung malakas masyado na pag pinipigil mo yan, kahit pinipigil mo eh parang nagwawala. Meron kasi akong mga dating mga nung B1 pa, B2 na Honda Beat, umiikot talaga malakas. So normal ang umiikot ang gulong sa likod, pero dapat mahina lang yan, hindi gaanong kalakasan. Tapos pag pinigilan mo, ayan o, hihipuin mo lang, kayang pigilan yan. Okay? Yung iba, nakikita ko, kahit pigilin kong ganyan, kahit pilitin ko ito, nagwawala pa rin, gusto niyang kumawala bago, maski bago, maski luma, ganun nangyayari. Okay? So, ang idle screw po nito mga master, dalawa ang magiging idle screw ng ating Honda Click. Kahit sa bit ganun din, kasi may butterfly tayong tinatawag, yun yung po ang nasa ating throttle. Okay? Yan po ang ating throttle cable. Parang sa kotse ganito rin, kaso nasa paa, sa atin nasa kamay. Okay? Pag iniikot mo yan, rev yan. Okay, umiikot siya. Okay? Ito, forward reverse o higit tapos balik, higit balik. Okay? So dito sa ilalim mga master, mararamdaman mo yan kung mataas ang idle mo kahit bago o luma yung motor mo, dahil yung ikot ng gulong mo napakabilis niyan. Ibig sabihin masyadong mataas ang idle mo. Hindi ka, may ang tendency niyan eh, wala kang hatak sa dulo. Kung hindi walang hatak sa dulo, medyo mataas ka kaunti sa gasolina, ang konsumo mo sa gasolina medyo mataas. Yun na yung kinabit ko. Ayun, forma, no? Hindi na makapasok ang dumi niyan. So, yan, hindi siya kapit yung, ano mo, yung clutch mo sa lining, doon sa gilid. Kasi kaya mo pa siyang pigilan. Kasi pag once na kumapit yun, bubuka, ito, iikot talaga to tuloy-tuloy. Okay? So, kasi umiikot yung ating drive shaft. Umiikot. So, dito, malalaman mo kung mataas na idle. Ngayon, yung sinabi ko sa yung dalawang adyasan, yung ilalim na yan, yung butterfly na yan, sa ilalim yan, sa gilid, merong idle screw na maliit. Okay? Yun yung nakatukod sa butterfly mo pagka inaangat mo o inaangat mo, binabalik, nire-rev mo o nagre-rev ka, nag-accelerate ka o nag-minor. Nakatukod lang yun mga master. Okay? Pag nakatukod siya, huwag na mag munang pakialaman yon pataas, pababa. Dahil Honda na ang mismong nagagawa nun. Na-setting na nila yon. Pero pwede mong gawin dahil ginawa ko na yon sa Honda Beat ko dati. Honda Beat version 2. Pwede mong babaan pa yung idle doon. Tapos mag-adjust current, pero i-reset mo sa ECU pag ginalaw mo yon. Pero yung gagalawin natin, hindi na tayo mag-reset ng ECU. Pakiramdaman lang natin yung tunog kasi... kung malakas ang tunog, ibig sabihin masyadong mataas talaga yan ang idle mo. Ngayon, bababaan natin siya. Yun po yung idle air. Doon tayo magbawas. Ayun, natandaan nyo, may guhit. Ginuhitan ng Honda. Tanda nila yan, nandyan yung idle nila. Okay? Pero pwede natin galawin yan kahit hindi na i-reset. Diyan ka magbawas,
dyan ka rin mag taas, okay? Kung gusto mong mataas, dyan mo taasan. Kung gusto mong magbawas, dyan ka magbawas. Yan ang idle air, screw. Sa mga kotse may ganyan. Yan talaga ang ina-adjustan, hindi yung naandito. Kasi may mga ibang mekaniko, ibang owner ng motor, dito agad sila nag-a-adjust sa ilalim. Mali yun. Huwag niyong pakialaman yan. Nakasetting na yan. Kung pakialaman niyo man yan, dapat alam niyo yung medyo lahat ng procedure. Mag-reset kayo ng ECU, tapos dapat nakatimpla rin kayo doon sa taas. So ngayon, tingnan natin mga master kung magbabago ba yung under niya. Yun. Medyo rinig ko ang under eh, tsaka kaluskos. Iikutin natin yun. Pwede natin ikutin dito sa ilalim, pero ang ikutan natin yan mga master, nandito sa taas. Yan, buksan nyo lang upuan. Pagbukas nyo ng upuan, may tools kasi ako dito, hawi ko lang muna. Yan, etong takip na to, buksan nyo yan. Okay, pagbukas nyo, kita nyo na yung screw. Ayun o, sa ilalim o. Yan, siya yan, yung screw na yan. Ngayon, pwede nating ikutin yan. Tingnan natin ha. Titingnan ko. Dito, wala kasi tayong gauge. Tapos dito, wala tayong RPM o idle dyan na nakasukat. Hindi ka mukha sa kotse na may speedometer. Okay? May makikita mo kung ilan yung idle niya. So ngayon, okay? Sa kotse, saka motor, parehas lang yan. Walang problema kahit ikutin. Ikutin natin mga master, yan. Tingnan natin kung magbabago. Yan ang adjustan. Pagka mataas ang idle mo, ikutin mo lang to mga master. Yun, nakatutok na yung ating screw. Yun, sa ilalim, sa butas. Pagka kasi sa kotse to, kung mataas yung idle mo, ikutin mo lang yan. Ang ikot nyan, para mag-choke, bumaba yung idle mo, pakaliwa. So, kaliwa natin ikot. Pag ikaliwa mo yan, hihina ang under ng motor mo, tapos yung ikot ng gulong mo, halos mawawala na yan. Okay? Pero, pagka yan ay kinanan mo ng ikot, pakanan, lalakas to. Okay? Tingnan natin kung lalakas. Ikotin natin pakanan. Okay. Meron naman siya adjacent. Ayun. Kinanan ko na. Ayun. Lumakas nga. Ayun mga master, oh. Kung nararamdaman nyo, yanig na, oh. Oh, yun. Kaunti lang yan. Lumakas na. Ayan. Ikutin natin ng konti yung gulong. Yan. Ramdam na ramdam ko na. Lumakas, oh. Yan. Pakanan ang ikot ko niyan, mga master. Okay? So, yung tingnan nyo yung ano, oh. Nginig na nginig. Nginig na nginig, oh. Kasi lumakas siya. Ngayon, ibalik natin sa setting. Chok natin. Sa air lang yan. Sa air. Huwag kayong kabahan. Sa air yan, balik natin. Kahit hindi na, ayan. Nag-minor na siya. Yan. Yan. O, balik natin sa guhit. Okay. Yan. O, yan. Wala nang ikot yung gulong. Okay? Inikot ko yung kanina. Kung nakita nyo. Wala nang ikot. Hindi na gaano magalaw. Yan. Okay, hindi na gaano magalaw. Oh. Tapos, bumaba na yung idle. Pwede mo pang i-chok yan. Kung gusto mong ibaba pa yan, pwede pa. Nasa sayo yun. Depende yun. Kasi, pwede ka mag-adjust yan sa throttle. Yan yung ano eh, yan yung parang nararamdaman mo na parang hirap ka humatak, pwede ka mag-adjust dyan. Naiikot kasi yan habang nananakbo tayo, hindi natin nasasadya, naiikot yan. Okay, yan yun, kasi napakalambot lang niya. So, walang check engine na mangyayari dyan mga master, dahil wala tayong sensor na ginalaw dyan. Idle air lang ang ichuchok dyan, i-open o close. So, isagad pa natin yung idle ha, ikot pa kaliwa. Ayun, hinang-hina na talaga yung motor. Okay, yan. Hinang-hina na. Napakahina na ng andar. Oh. Okay, napakahina. Wala nang ikot talaga yung gulong. Wala nang ano, wala nang hinig, oh. Oh, yun nandiyo, oh. Wala na. So, balik lang natin dahil setting ng Honda yung gagawin natin. Para sa, ano, ikapanatag natin dahil syempre, ayun. Pag yan ang galawin nyo, wala na setting yan. Wala nang reset ECU yan. Yan din isa yan sa babantayan nyo. Dahil baka galawin yan ng batang palaaway, magugulat na lang kayo, manakbo kayo, wala na kayong hatak, tapos ang lakas ng andar ng motor nyo. Okay, balik natin yung takip. Huwag yung tandaan, kasi minsan, lumalakas yan. Minsan naman,
humihina. So nagiging problema to kasi may idle screw nga tayo, kasama yan sa problema natin. Dahil dyan nakikita. So tingnan natin kung may check engine ba. Ayun, walang check engine, walang lumabas ni anuman. Doon tayo mag-a-adjust ng idle, mga master. Ngayon patay natin, rev natin, mga master. Rev tayo, ha, rev. O, revolution tayo. 15, o, walang check engine. Tingnan natin ang gulong. Naikot ang gulong. Ayos lahat. Okay. So, patay natin. So, kung kayo man, ayan, patay natin. On natin ulit, baka yung check engine mag-maintain. On, check engine, 3 seconds. Okay, patay. Pagkapatay niya, start natin. Start natin, without resetting. Okay, wag muna natin i-rev, start lang. Grip, pindot. Ayun, oh, under ka agad siya, start. So medyo mainit na siya, kaya aggressive na kaagad yung idle niya, andyan na kaagad. Okay, so yan, set ng Honda yan. Tingnan niya sa inyo, kung malakas umikot o mahina ito, okay. Ayun, ang sinunod ko lang doon, yung set ng Honda, binalik ko lang. Pero yan, ginagawa ko yan sa Honda Beat FI version 1 ko, version 2. Ina-adjust ko talaga yun dyan, lalo na pag mahina hatak ko. Dyan ko kinukuha yung hatak ko sa stock. Dyan, kinukuha ko dyan. Kasi pagka nasobra yan, na-pull mo sa kanan pag adjust, ang hina ng hatak mo, tapos kakapusin ka na sa 60 o 50, kapos na, kakapos ka na. Kasi masyado nang marami yung hangin na pumapasok. Yung gasolina, kaunti lang. Siyempre yung gasolina natin, sumasabay lang yon sa sensor. Kung anong ikot na sensor, yun lang dibugan niya. Okay, wala pong timer yon sa milliseconds o ganun. May sensor lang po sinusunod yon. At ang ECU ang nagpapagana, tinatakbuhan na sensor para gumana. Okay, so yun, ang idle natin sa ating Honda Click 125, kahit 150, nandyan din. Honda Beat FI version 2, version 1, andyan. Yun lang mga ka-automatic works, maraming salamat. Bagong idea naman.